guys, good morning. Happy Monday. Bali, walang pasok dito kasi Democracy Day daw dito sa Nepal. Yun ang sabi nila. Kaya holiday, walang pasok. At yun nga, pupuntahan ko nga yung ating beans. Baka sa... Tingnan mo yung nangyari sa Greenpeace namin, guys, oh. Inuunti-unti kay pinapakain sa kambing. So pupunta ako doon, titingnan ko nga yung beans, baka sakaling may ma-harvest tayo ng konti. Kagaya nito, oh. Ito na lang. For food. Yes, okay. How am I? They're not gonna buy this one. Yes, but for food nga. Marami pa to, ah, pag ni-harvest. Kasi masarap maghigop-higop ng sabaw ba. Ay, hindi pa pwede. Wala pa siyang buto. Wala pa siyang buto. Matagal din pala to. Pero marami na siyang bunga, ah. Kahit isang tali lang. Para sa nilaga. Kasi may ano pa kami dun. May repolyo. May patatas. O, diba? Kukunin na yan. Mga green peas. Natuyo na sila. Oh. Pang-ulam. Natuyo na. Pag-iyelo ng dahon. Dapat hindi talaga bibilhin to yung mga ganito. Wala na kasi, tira-tira na lang to. Kumbaga, pang-ulam ba? Natanggal tuloy. Nasa loob si Asher, tinawag ko, sabi ko, halika dito, tumulong ka mag-harvest. Kasi nga nanonood siya sa kanyang mobile. Since gustong-gusto naman niya mag-harvest. O, di ayan. Mami, sige. There, o? Oh. Ako lang, wala. Tayo. This one, oh? This. Yes. Oh, there's great idea. You take all, okay? Okay. But my hand is full. Okay, you bring that one. You bring. And another hand. This one, come here. This, ah. This. Look. Oh. Yes. Yan ang gusto niya, mag-harvest, oh. Sige, harvest ka dyan. At bijuhan ko daw. Mag-harvest siya, bibijuhan ko daw.
May time na gusto niya magpa-video, may time na ayaw niya nang magpa-video. Mommy, I will put in a basket? Yes, you will. Here. Yeah, you take. Dami na eh. Nakakalahati na. Oil harasop. Sunil, oil. Come this one, oh. Wait na. This. Hi guys, so ayan yung na-harvest namin kaninang umaga, naka-isang timba din kami. Bukas na naman ulit. So ang gagawin natin, tatanggalin natin siya sa kanyang, dapat ganito siya ka-dry. Paano ko lang papakita sa inyo, ayan. Dapat ganito siya ka-dry, i-dry natin yan. So, yun nga, ininto namin kanina kasi nga hindi pa kami nakapagluto ng pagkain namin. So, pagluto kami ng pagkain, kumain kami, tapos konting pahinga-pahinga, tapos yun. Ngayon, ito ang gagawin ko. Tatanggalin ko siya sa kanyang, anong tawag dito? Sa kanyang balat, pod. Para ma-dry natin. Kagaya nito, hindi pa kasi siya dry. Ayan o. Fresh na fresh. Kailangan ganito siya, yung dry na itsura niya. So, ito yung gagawin natin since wala naman tayong ginagawa. At nanonood ako ng movie sa Netflix. At yon, may i-share lang ako sa inyo habang ito yung ginagawa ko. Magkukwentuhan lang tayo. May i-share lang ako sa inyo kasi kagabi, kinakausap ko si Asher. Sabi ko sa kanya, sakasakali, na pumunta na kami ng hospital at naiwan siya dito, huwag siyang iiyak. Yun ang sabi ko sa kanya, huwag kang iiyak ha, pag pumunta na si Mami sa hospital kasi kailangan ni Mami mag-stay sa hospital, sabi ko. Kasi kagabi, bago kami natulog, kinakausap ko siya. Nasabi ko, huwag siyang iiyak, pupunta na ako ng hospital kasi mag-i-stay ako doon ng mga ilang araw. Sabi ko, dito ka lang sa bahay, huwag ka mag-alala kasi uuwi naman si Papa mo kapag gabi. Sabi ko, siya yung magpapatulog sa'yo, siya yung kasama mo sa gabi. Tapos sabi niya, ayaw ko, iiyak ako. Sabi ko, hindi pwede, huwag kang iiyak, sabi ko. Kasi ilalabas na si Ading sa loob ng tiyan ni Mami. Sabi ko kasi, hihiwain, hindi, walang mag-aalaga kasi sa'yo sa hospital kung sasama ka, sabi ko sa kanya. Kasi, sabi ko, hihiwain yung tiyan ni Mami, tapos ilalabas si Ading mo. Ngayon sabi niya, oh, natatakot ako. Sabi ko, huwag kang matakot. Si Mami naman yung hihiwain ng tiyan. Tapos sabi niya, hindi, natatakot ako para sa'yo. Kaya sabi ko, bakit naman? Sabi niya, kasi mamamatay ka. Tama ako kagabi. Sabi ko, huwag ka mag-alala, hindi ako mamatay. Sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, huwag mong ipipikit yung mata mo ha. Kaya sabi ko, oh, huwag ka mag-alala, hindi mamamatay si Mami. Ilalabas lang naman si Ading mo. Sabi ko, huwag ka mag-alala kasi dadalhin ka ni, pag lumabas na si Ading mo, dadalhin ka ni Papa sa hospital para makita mo din si Ading mo. Tawa ko kagabi, natatakot daw siya. Sabi niya, huwag mong ipipikit yung mata mo, ha? Tawa ko kay Asher, eh. Kasi nga, inihahanda ko na rin si Asher na kapag naiwan siya dito, huwag siya iiyak. Kasi nung nakaraan na pumunta kami sa hospital kasi, umiiyak siya. Ang tagal daw niyang umiiyak kasi nung pag-uwi namin dito, namamaga ang mata. Nagmamami daw. Kaya nga, sabi ko kay Asis, kapag naiwan si Asher, sabi ko, bilinan na pakainin si Asher bago patulugin. Kasi nung umuwi kami dito, pinapatulog, hindi man pinakain ang bata. Paano makakatulog ang bata? Anong oras na kami nakauwi noon? Mag-aalas 8. 5 oras din kami sa hospital nung pumunta kami sa hospital nga.
Tapos pinapatulog hindi man ng pinakain, paano matutulog ang bata? Kaya sabi ko bilinan na kapag patulogin si Asher, pakainin muna. Kasi nakain naman niya ng gulay, kaya kanina ulam namin, patatas, green peas, at saka yung repolyo. Kumakain yan eh. Gulay, nasanay kumain ng gulay yan kasi sa school gulay ang pinapakain sa bata. Kasi lalo ngayon, nagpaparamdam na, sumasakit na yung puson ko, nakakaramdam na ako ng pagsakit ng puson, nakakaramdam na ako ng pagtigas ng tiyan, madalas na siyang naninigas yung tiyan ko kasi. Kaya nahanda ko siya na pag naiwan siya dito, huwag siyang iiyak kasi uwi naman ang papa niya. Sabi ko, pwede mong uwian si Asher, kami na lang ni ama maiwan sa hospital. Sabi ko kailangan ka lang naman yung kapag yung araw. Yung sa mismo araw lang naman ng ano. Kasi nga. Yes. Kasi nga ano, kagaya nung nanganak ako kay Asher, magpapahanap sila ng blood, dugo, na kung sakaling makulangin man ako ng dugo, sasalinan. Pero dati naman kay Asher, hindi naman ako nasalinan ng dugo noon. Pero yun nga, yung pagbayad ng mga gamot, yung sa lahat ng gamot na ituturok sa akin kasi. Anak, yun lang naman. Busy lang siya sa araw lang ng operasyon naman. Doon lang siya busy. Pero after naman na, kapag nasa recovery room naman na ako, nandiyan naman si ama na mag-alaga ng bata sa labas habang nasa recovery room ako. So, sabi ko kay Asis, pwede na niya nang uwian si Asher. Tapos, binilin ko din sa kanya. Pagbalik mo ng umaga, sabi ko, dalhan mo ako nung pagkain na may sabaw. Kasi dati, nung nanganak ako kay Asher, anong ipapakain sa hospital? Jawlo. Ano naman ang makukuha ko sa jawlo? Jawlo na lang yung ipinapakain. Sabi ko, since naman na binabalak mo na yung mga manok natin, ay yan ang ipapakain sa akin. Pag nanganak ako, sabi ko nga sa kanya, kahit yung sabaw lang nun, sabi ko, haluan mo ng malunggay at saka ano, papaya. Yun ang hihigupin kong sabaw na dalhin mo sa hospital, sabi ko nga kay Asis. Mami, I don't bite down my teeth. Ay, naku. Ooh, there's only one left. Yeah, nangingialam ka na naman. Naglalaro siya dyan sa labas. Ngayon, nung makita niya akong nagbabalat nitong green peas, ayan, mangingialam. Mangingingain. Don't eat too much, ha? Malamig. Sasakit ang tiyan. May batang pakialamero. Kung ano yung nakita niya ginagawa ko, sige, gaya-gaya. So, ayun. Ayun lang naman na i-share ko lang kasi tawang-tawa lang ako kagabi kay Asher. Ay, nako Asher. Malaki na eh. Maglilima na siya sa ano, April. Kahit papano yun, mature na ng konti. Nakakaintindi naman na minsan. Pag sinabi ko na, ilipit mo yung ganyan kasi hindi makakilos si Mami. Ginaganyan ko siya. Malaki ang tiyan ni Mami. Ayan. Maghugas ka doon, hugasan mo yung ganito. Inuutusan ko. Marunong na siyang mautusan. Kahit pa paano nakakaintindi na, nahihirapan. Kaya kung nakikita nyo sa mga reels ko, minsan yung hihiluti niya yung paa ko. Ganyan, dinadala niya ako ng tubig minsan. Sabi niya siya na daw ang gagawa. Ganyan ba? Ay, nako. So yun guys, itatapos ko to. Para kahit pa paano maibilad natin at mapadry. Para may pang ulam-ulam tayo. Kailangan yung ganito talaga siya kadry para ano, hindi siya masira. Parang yung nabibili sa tindahan.
Para yung mga library sa tindahan.